Sir Rafi, ito po yung bahay ni Nanay. Ito po yung kwarto ni Nanay. Ayan po, nagluluto sila sa kahoy. Ito po si anak niyang isa, si Rowena. Naglalaro. Matawag ko sa inyo, Senyor Rafi, dahil sa ganitong kalagayan ko, na halos hindi na ako makapagsalita sa hina ng katawan ko. Humihingi ako ng tulong sa inyo para lang sa ganun matulungan niyo pa ako sa ganitong buhay ko. Oh. Para sa mga anak ko, dahil ang mga anak ko may mga diferensya sila. Lalo-lalo na mahina na po ako. Kaya humihingi ako ng tulong sa inyo. Para lang sa ganun, lumakas pa ako, Panginoon. Gusto ko pang humaba ang buhay ko. Hindi na ako halos makahinga sa hirap ng buhay ko. Baka sakali, matulungan niya ako sa ganitong kalagayan ko ngayon, Sir Rafi. Sakit sa dibdib yung palawagan ni Nanay Aurora. Si Ma'am Lucci ay may-ari ng sari-sari store na kung saan doon palagi na nangungutang itong si Nanay Aurora para pangkain nila ng kanyang dalawang anak na special child. Opo, opo. Walang pinagkakitaan itong si Nanay Aurora kasi yung mauna yung kanyang husband na farmer. Yes po, Idol. Saan sila kumukuha ngayon ng kinabubuhay nila? Paano kung hindi sila nangungutang sa sari-sari store? Saan sila kumukuha ng pambili ng pagkain? Maasa na lang din po, Idol Ravi, sa bigay din po. Minsan daw po ay nadalaw yung kanyang apo, yung isa po niyang apo dun sa isa niyang anak, Idol Rafi, nagbibigay po, nag-aabot-abot po ng pagkain. Pero pag wala, wala po talaga silang kinakain at all, Idol Rafi. Ang po sa inyo. Magandang araw po, sir. Una sa lahat, salamat po at pinakilala niyo po sa amin itong si Nanay Aurora para matulungan natin. Nakakaawa naman po yung kanyang kalagayan, lalo pat meron po siyang dalawang special child na binubuhay. Salamat naman po din na Ma'am Lucci dahil tinutulungan niyo rin po pala siya. Kayo po ay nagpapautang sa kanya sa mula sa inyong mga paninda. Magkano na po utang niya diyan sa inyo, Ma'am? Babayaran ko na rin. Po, bali po. Nagbayad po yung apo niya, pero may konti pa. Kukunti lang po, sir. Sige, walang problema po, Ma'am. Babayaran po 'yan. Kung ano po yung mga na lista diyan, babayaran ko. Ngayon, ma'am, gaano katagal na ho siya itong si Nanay Aurora na pupunta niya sa inyong tindahan para mangutang at humingi ng tulong sa ibang tao? Eh, basta po wala silang pagkain. Minsan po kasi binibigyan siya ng anak niya. Eh, farmer din po yung anak niya na isa yung may asawa. Pero hindi po sapat yung itinutulong sa kanila. Ang anak talaga ni Nanay Aurora kasi sabi may dalawang anak ngayon na special child tapos yung isa special child, yung pangatlo special child na namatay din. So bali apat po yung anak ni Nanay. Yes po. Yung isa okay naman, normal. Tapos yun po yung may trabaho. At yung po yung tumutulong po ang may kulang po sa pag-iisip. Nasabi din po sa akin ni Sherry kanina off air na si dahil tinatanong ko kung ano pwede namin may tulong pangkabuhayan. Meron daw po dating piggery itong si Nanay Aurora. Opo, meron po silang pwedeng paglagyan ng baboy doon po sa tabi ng bahay nila. Nan? Po. Magandang hapon po, Nay. Magandang hapon po naman. Salamat po at nakilala ko po kayo. Nakaka-touch po, nakakadurog ng puso po. Ito yung kalagayan, lalo pa nung sinabi niyo po, gusto niyo pa po mabuhay. Ayaw niyo pa po may mangyari sa inyo dahil meron pa kayo inalagaan dalawang special child na anak niyo. Dalawa sila. Kayo po ay umaasa lamang po sa bigay-bigay ng inyong pong apo. So yung kapag wala po na bigay ng inyong apo, ano po nangyari? Nangungutang po kayo sa tindahan, Nay. Yung pong mga nagbibigay sa amin, tinatanggap namin kung saan bibigyan kami. Yun na lang po. Okay. Pero hindi naman po madalas yung pagbibigay. Paano po kung walang nagbigay po at wala po kayo utang sa tindahan? Ngayon din, pupunta po ako dito kay Lucci, umutang ako sa tindahan. Ano po mga inuutang niyo po sa tindahan, Nay? Umibili po ako ng kung ano-ano sa Binas, noodles, saka tinapay. Kasi madalas tinapay yung kinakain ko eh. Kailangan niyo ba ng wheelchair, Nay?
hindi nakakalakad po ako. Kaya lang, pilay na ho. Mahina-mahina na ho. Hindi ko kaya yung kwan na eh. Wheelchair. Nay. Po. Dati ho kayo nag-aalaga ng baboy, Nay. Opo. Nung malakas pa kami. Nung malakas pa kami. Okay. Ngayon ba, Nay? Kaya mo pa ba? Kung ba, okay sa inyo? Na ako po ay magbibili po ng maraming biik, ng mga 10, 20 biik para alagaan nyo at yung po ay maging kabuhayan nyo. Opo. O hindi na po kaya, Nay? Hindi na po sana. Mahina na ho ako. Matutumba na ho ako. Okay. So hindi na nga niya kaya. Ito po kasi yung isang anak nila, si Kuya Lambo. Malakas po ang katawan niya. Yung isa lang niya mag-limit, pwede po. Ano po, malakas ang katawan ng kasi po anak, yung dalawang anak po? Oo, ito po. Kaya po nagsasalita naman po ito. Ay, yung dalawang special child? Opo, ito po. Sir, hello. Si Lando po yan, idol. Lando, maganda hapon po sa'yo. Oo, sir. So, kaya mo ba mag-alaga ng mga baboy kung ako po'y magbibigay ng mga biik para alagaan ninyo at yung maging kabuhayan ninyo? Kaya mo? Oo, sir. Okay, very good. Ilan taon na si Lando? 59, idol. Ah, 59. Okay, Sir Lando, 59 ka na. Okay, good. At yung isang kapatid ni Sir Lando, ilan taon? 52 years old, si Rowena po, idol. Sila ay mga may special needs pero nakakapag-function pa rin sila at kaya nilang mag-alaga tulad ng yan, baboy, mga biik. Tama? Yes po, Idol Rafi. Kung ganun pala, pwede tayo magbigay ng panimula siguro, 10 biik. Sherry, okay na ba yan? Opo. Mamuchi? Kaya na ba nila? Magkasya ba yung 10 biik dyan sa kanila? Opo. Yung kulungan ng meron sila dyan ngayon? Tansyahin muna natin, Idol Rafi, kung ilan po yung kakasya, Idol. Pwede po nating papuntahan sa reporter po natin para malaman po natin kung ilang biik po yung kasya doon. Tamba nga si Nanay, saan lugar siya? Sa mga Tarem, Pangasinan po, Idol. Ma'am Lucci, sa palagay niyo po, ilang kayang baboy ang pwedeng alagaan doon sa tangkal na mga baboy na nagtan nyo dyan ngayon? Sa bakuran nila. Yung kulungan nila. Maliit lang? Yes po, baka 4 lang po ang kasya. 4 na baboy lang? Opo, baka mga 4-5 kasya po doon. 4. O, 5. Sige, 5. Sige, magkano bang baboy dyan pag lumaki na po? Nilalive weight po yun pag binibenta pag malaki na. Ma'am, kasi po ang live weight dito nasa 200 something na ata. Ay kung yung baboy po ay binibenta ng 40 kilos, so 50, yun po yung pinakang total. Depende daw po sa kilo din, Idol Rafi, ng baboy po. Directory. Mga nasa 10K daw po, Idol Rafi, per baboy daw po. Gaano katagal inaalagaan para maging umabot ng anong kalaking baboy? Isang buwan, dalawang buwan? Nasa 3 to 4 months daw po. Okay, not bad. Kung kikita sila, kung sabi natin 10K, limang baboy, that's 50K in 3 to 4 months. At least meron silang pinagkakabalaan. Sige, bumili tayo ng limang biik and then bibili tayo ng mga darak, pagkain, kung ano pa yung mga pangangailangan ng para sa baboy. At ang mag-aalaga dyan, si Lando, si Sir Lando at yung kanyang kapatid, si Ma'am Rowena. Pagtulungan nila magkapatid, yung pag-aalaga ng biik. Now, ano pa po pwedeng maibigay natin pagkabuhayan sa kanila, Ma'am Lucci, base po sa nakikita nyo, may kakayahan palang mag-alaga itong si Lando at saka si Rowena. Able pa rin pala silang kumilos at gumawa para makatulong sa kanilang nanay. Magkano po isang biik, Ma'am Lucci? Sa palengke po, 5,000 to 6,000 po, depende sa laki ng biik. 6,000 ang biik. Pagkatapos, pagbinenta, 10,000. Mukhang hindi ata tama. Mali ata. Siguro baka hindi lang 10,000 pag lumaki ng biik. Baka lang siguro mga pwede. Minsan po, aabutin ng 20,000 to 30 po, depende sa laki ng baboy. Kasi sinabi ni Ma'am Lucci na, bibili ng biik ng 5 to 6,000 tapos 10,000 ang bentahan. Tulad na sinabi mong computation, sir, baka nagkamali ka. Kalagay ko siguro 20 much better. Sige, good. So, bibili tayo ng limang biik, sir, at saka si Nanay Aurora. Opo, sir. Okay. Nanay, bibili ang namin ng limang biik. Nay, naalagaan po ni Lando at saka ni Ma'am Rowena, yung mga anak nyo. Opo. Okay? Pagkatapos, magkano isang biik? That's sabihin natin 6,000 times 5, 30,000. Now, magkano po utang sa inyo, Ma'am Lucci, ni Nanay Aurora? Tingnan nyo na po ngayon sa listahan nyo.
Mahaba na ho ba? Sir, kukunti po kasi kababayad lang po. Oh, sige, magkano po? Ipipay off ko lang po ngayon. 500 lang po, sir. Okay, sige po. Now, ganito po. Magbibigay po ako ng limang baboy, biik. Pagkatapos, bibili natin ng gamot si Nanay, Aurora. At kung ano pa mga kailangan ng mga bata. Sabi si Ralph daw, Ralph! Mga netis, sabi si Ralph. Yung iba, ayaw ng baboy. May nagsabi rito, huwag na lang daw baboy, gulay na lang. Eh pero ang mas nakakaalam dito si Ma'am Lucci kasi si Ma'am Lucci nandoon. So Ma'am Lucci, may nagsasuggest kasi mga gulay. Anong para sa inyo po? Ano ba mas maganda? Magtitinda sila ng gulay? O, ay sir, hindi po kaya baboy. Kasi hihayain po yung mga ito. Nakikipag-usap lang po ngayon kasi medyo kailangan nila ang tango. Pero kung pero kaya po nila, Ma'am Lucci, pag baboy, kaya nilang alagaan, kaya nilang patakuhin. Opo. Pwede po ang baboy okay. Sa kanila. Ah, oh, sige. So, ganun na lang po. So, limang baboy plus mga gamot, baston at kung ano pang pangangailangan ng mga mag-iina. Nanay, tama? Tapos opo. Babayaran ko 500. Ralph! Ralph! Oh, eh, dito si Ralph tabi ko. Kawawa naman to si ano, si Nanay Aurora. O, eh, magbibigay ako ng limang biik. Tapos, eh, bayaran ko sa sari-sari store. Magbibigay pa ako kay Ma'am Lucci, siyempre, dahil tumutulong. So, lahat-lahat siguro, mga 50 ito. Sa akin pa lang, magkano ibibigay mong share, Ralph? Magbibigay rin po ako ng 50. Oh! Wow! Ayan! Okay, ayan po. Nanay. Po. Oh, 100,000 po lahat-lahat ang mabibigay po namin. 50 sa akin, 50 kay Ralph. Kasama na po doon sa 100 yung bibili po namin kayo ng baboy. Babayaran po namin yung utang sa sari-sari store at kung ano pang mapangailangan ninyo. At syempre, magbibigay tayo ng konti kay Ma'am Lucci sa kanya sari-sari store. And then, may matitira pa po sa inyo. Humigit kumulang mga mahigit pang 50,000 at yun po'y pera niyo po para sa inyong pang-araw-araw. Ano po sa tingin niyo po, Nay? Maraming salamat po. Tapos yung 10,000, yun po ibibigay namin kay Ma'am Lucci para madagdagan yung mga panindahan niya. Ma'am Lucci, 10,000 ibibigay namin sa iyo. Sir, salamat po, pero gusto ko po sanang ibigay din sa iba. Ibigay sa iba? Uy, yes, teka muna. 10,000 na ibibigay ko sa iyo, gusto mo ibigay sa iba? Meron din po kasi nga noon, batang nangangailangan din po ng tulong. Kasi dito rin po kami. Naku, napakabait mo naman, Ma'am Lucci. Okay. Nandiyan ba yung bata na tutulungan? Bali, wala po dito. Malayo po ang bahay. Matubo po siya sa lalamunan. Nakikita ko rin po yung post ng nanay. Minsan nangangailangan po yung gamot. Okay. Okay, ganito po gagawin natin, Ma'am Lucci. Sige po, no problem. Iba pa po yung tulong na ibibigay ko doon. Pero yung 10,000 para sa'yo, ibibigay ko pa rin yun. Tuloy ko pa rin yun kasi napakabuti po ninyong kapitbahay at nagpapautang po kayo sa inyong kapitbahay na kay nanay. Okay pa rin po yun. Tutulungan ko pa rin po yun yung bata. Kaya nga magpapapunta po akong reporter dyan para gagawa namin assessment kung ano po pwede may tulong doon sa bata. Kung kinakailangan yung paggamot, paopera, gagawin po namin. Okay, Ma'am Lucci? At kaya nga po kailangan, mabigyan ko pa rin kayo bilang pasasalamat po sa inyong kabutihang puso, yung pagiging concern nyo sa kapwa nyo. Okay, ma'am? Sige po, salamat po. Matutulungan nyo po silang dalawa. Opo, opo. Salamat din po dahil sa po sa inyo, matutulungan na si Nanay Aurora, pati matutulungan pa yung bata. Ano pong problema doon sa bata, Ma'am Lucci? Sir, magkasakit po yung anak. Tapos, may tubo po sa lalamunan. Doon po yata ay pinapasok yung mga pagkain, gamot. Oh, ilan taon po yung bata, Ma'am Lucci? Grade 4 yata siya, sir. Ano-ano trabaho po ng mga magulang ng bata? Bale, yung asawa po niya dati, yung driver sa Manila, ngayon po umuwi na, nagka-principal driver na lang po. Jerry, Pop. Okay, magpapunta ka ng reporter na agad-agad. Doon sa Pangasinan para doon sa mga sinabi kong tulong na ibibigay natin. Opo. Salamat po, sir. Maraming salamat po sa tulong mo dito sa taga-rito sa akin.
Walang anuman po. Ma'am Lucy, salamat din po sa inyo pong pagiging napakabuti pong kapitbahay at napakakonsenyo. Alam niyo po kung saan ako bumilib, ma'am, dahil yung ibibigay ko 10,000 sa inyo, ang gusto niyo mangyari, ibigay na lang po yun sa isa pang mas nangangailangan. Talagang tunay na bayani po kayo, ma'am. Imbis na 10,000, gagawin ko na lang po 28,000. Yun po yung numero ng AXIS. Oh, hindi diba? Ko lang makakalimutan yun, sir. Sige po, ang lucid tayo sa kabayanihan mo, parang ikaw yung AXIS, bayaning AXIS. 28,000 na po sa inyo, Ma'am Lucid. Tinaasan ko na hindi na po 10, kundi 28,000 mula sa AXIS. Salamat po. O, di po ba? Yan po kasi yung numero ng AXIS. Sige po, so, Sherry, nakikinig ka, Sherry? Yes po, Idol, yes po. Na-monitor mo? Opo. So, 28 na kay Ma'am Lucid. Opo. Okay. Tapos doon kay nanay is 100. Tapos ngayon doon sa bata, papa-assess pa natin kung ano may tutulong natin. Doon sa 100 kay nanay, kasama doon yung pagbili ng 5 biik at pagkain ng baboy at kung ano pang mga pangailangan nila. Okay? Yes po. Tatama po, Ma'am Lucy. Maraming salamat po, sir. Sana po marami po kayong matulungan na kagaya ng nagihirap. Nay, pwede bang pasalamatan niyo po si Ma'am Lucy katabi niyo ngayon kasi napakabuti niya po at inaasahan niyo kayo kasi salamat po po. Lagi kami magkakabi. May nandito sa kanya, dito ako kumakain. Oh. O sige po, Nay, pasalamatan niyo po si Ma'am Lucy. Nakakain ako. Dito na lang ako. Magamaga nandito na po ako. Pakakainin na ako kagad ni Lucy. Opo, pinapakain na daw po agad siya ng idol ni ano. Ma'am Lucy. Talaga ako pabulit si bata nito eh. Kaya pag okay. Dito nakakain, masinatang hali, gabi, hapon. Wow, okay. So, Nay, pinasalamatan niyo na po si Ma'am Lucy, Nanay Aurora. Yes po, talaga hindi dito po sa bigyan, lagi kami magkasama ho. Okay. Sir, huwag limutan na bayaran yung ano yung utang ni nanay sa tindahan ni Ma'am Lucy. Opo. Okay. Susunod na tayo. Okay na yan. Punta ka na agad nung reporter natin kung yes, kaya agad-agad. Okay? Yes po. Sige po. Salamat po, Ma'am Lucy. Mabuhay po kayo. At nanay, okay na po. Wala na po kayo problema. Marami pong salamat sa inyong lahat dyan. Opo. Walang anuman po. Okay. Sir, sige po. Salamat po nanalo kayo. Number one po kayo dito. Oh, okay. Number one ang AXIS. Hindi po. Number 28 po ang AXIS. 28. Number one pa sa puso namin, sir. Ikaw daw po, idol. Ah. Kasi number one po sa okay. Puso. Number one sa Senado. Sige po. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Ma'am Lucy. Sobrang thank you po, Ma'am Lucy. Sobrang bilib ko po sa inyo. Sana po lahat ng mga Pilipino katulad po sa inyo may pagmalasakit sa kapwa. Alam mo, Sherry at Attorney Gail, kung saan ako bumilib kay Ma'am Lucy, yung bang ibibigay na lang natin tulong sa kanya na nangangailangan siya kasi maliit na naman yung sari-sari store niya. Gusto niyang ibigay pa, ipasa pa sa iba. Tunay na bayan ito si Ma'am Lucy. Ma'am Lucy, naku, kung nandito ka lang sa harap ko, ihag kita at sasaludo po ako sa inyo. Thank you po, Ma'am Lucy. Salamat din po, sir. Maraming salamat po sa tulong. God bless po. All right, salamat, Ralph. Salamat po, sir. Sana manalo po kayo. Mabuhay po kayo na, ha?